Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hey guys, welcome back to my channel. Update na naman tayo ngayon guys sa Legal Wives. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So itong daddy ni Dayan guys ay siniraan niya ang asawa niya sa kay Dayan kasi gusto niyang umalis si Dayan doon sa bahay ng mga kadato. At sinabi niya sa kay Rose na pwede daw siyang magbayad ng hard killer para daw mawala yung asawa niya. Pero sabi ni Rose na huwag mong gagawin yan kasi may kasalanan ka sa Diyos kung gagawin mo. At gusto lang daw niya na aalis si Dayan doon sa bahay. At sabi ni Rose na respetuhin mo na lang yung desisyon ni Dayan. So dumating na itong si Dayan guys sa bahay nila at kinausap niya si Farah. Sabi niya na saan ba si Ismael? Nakaalis na daw kanina pa. Gusto mo bang hainan kita ng pagkain? Huwag na daw siyang magmagandang loob at tinatraidoro pa naman daw siya kung nakatalikod siya. Sabi ni Dayan na layuan mo yung asawa mo at huwag mong landiin kasi may usapan daw sila. Sinabi ni Farah guys na asawa pa rin daw siya at dapat na alagaan niya si Ismael. Pero paano daw kung gustuhin daw niya yung sinabi sa kanya at hindi na daw niya magagawa. At akala ni Dayan na nilalandi ni Farah yung asawa niya kasi ng daddy niya na ang sweet-sweet daw noong doon siya sa bahay ng mga makadato. Naabutan sila guys ng mga magulang ni Farah na sinigawan siya at sabi ng nanay niya na buti na lang daw na nagpunta sila ni Farah na meron daw silang hindi pagkaintindihan pero okay na daw. Pero sabi ni Dayan na huwag daw siyang ipagtanggol. Sabi ni Dayan guys na hindi daw siya magsorry kasi tinatraidor daw siya at niloko. Ni Abdumalik guys, na anong kasalanan? Diba iniwan mo si Ismael at gusto mo pang i-divorce siya? At yun, nag-asawa si Ismael ng ulit sa anak namin at yun, magagalit ka pa. Sabi ni Dayan guys, na pinakasalan daw si Farah dahil lang sa awa. At marriage for convenience lang. Convenience daw walang sa Islam. At sabi ng nanay niya, maski ano daw marriage yun or for marriage convenience ay may basbas daw yun sa ala at valid daw yun sa kanila. Sabihan si Dayan na huwag kang magmamalaki kasi same kayo pinakasalan at same din kayo na asawa. Si Farah guys ay nagligpit na sa mga gamit niya. So pumasok ang nanay niya sa room. Sabi niya na, oh, decide ka na ba na uuwi ka na sa bahay? Oo, nay, kasi gusto daw siyang doon lang muna siya kaysa dito daw at magkaaway lang daw sila ni Dayan. So, itong si Ismael guys ay humingi ng pasensya kay Abdumalik at sinabi niya na mag-decide ka na ba na paalis na daw si Farah. Mag-usap na lang daw sila ni Dayan after makaalis sila ni Farah. Ni Dayan guys na baka stressful lang daw siya. At sabi niya na bigyan pa rin daw ng allowance si Farah maski wala na daw siya. At sabi ng tatay niya na gano'n na lang ba maski bigyan daw ng allowance. At dapat Ismael na panindigan mo pa rin ang pag-asawa mo sa kay Farah. Dapat daw na ni daw ang presence ni Ismael sa kay Farah at ayusin na daw ang schedule. So, na-shock itong si Dayan guys kasi sabi niya schedule. Ang klase ba daw siyang ama na ipain daw ang anak niya sa asawa niya at gusto ba daw na magkagustuhan sila at sapat na daw yun na tinutulungan sila sa kakahiyan sa nangyari kay Farah. At gusto lang daw ni Abdumalik ng hustisya at
fairness. So, wala naman daw masama sa hinihiling niya kasi mag-asawa na daw sila ni Farah at Ismael sa habang buhay. Dapat daw na ayusin ang relasyon nila. At sabi ni Ismael na pasensya ka na kasi hindi daw Islam si Dayan at hindi daw niya maintindihan. So sabi ni Dayan guys na aware daw siya sa mga nangyari. At itong si Abdumalik, sinabi niya na dalawang araw daw si Farah at siya daw ay limang araw. At hindi pa siya nag-okay guys kasi selfish kasi si Dayan. Gusto niya na lahat ay sa kanya si Ismael. Sabi niya na hindi daw siya tumatalikod sa usapan nila ni Abdumalik. Ang sabi kasi ni Ismael guys dati ay guardian lang daw si Ismael sa kay Farah at ganun na din si Dayan, tutulong daw siya. Sabi ni Abdumalik guys na marami daw problema sa babae na nagkahiwala at ang iba daw ay nagpataya na. Abdumalik na wag daw mapunta sa parido daw sila. At sabi ni Dayan guys na huwag mong takutin ang asawa ko at baka daw masira ang pagka-friendship nila. Sabi ni Abdumalik guys na patawarin daw siya ng ala at gagawin daw niya ang lahat. So hanggang dito na lang ko guys at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan naka-visit sa bahay ko ay mag-visit na kayo at don't forget to hit the notification para maka-update kayo sa mga next video ko. So, thank you for watching, guys! Bye!